Guys, what is up? Jane and Yael here, and welcome to another vlog. So for today's vlog, guys, this is like a reaction, again, a reaction video because there's a teaser already of the MMK episode this coming Saturday. And guess what, guys? Kilala niya sinong bida. I think by this time, alam niyo na kung sino. Yes, si Ann Curtis ang bida this coming Saturday. And the episode is called Hashtag MMK Embracing Me. Woohoo! Looks very exciting. So, again, this is a reaction of the teaser for the MMK episode this coming Saturday. If you are interested, please keep on watching. Kung di nyo pa napapanood yung teaser, I will be putting the link in the description below para like pag-click nyo lang yung link na yon, mapupunta na kayo agad sa mismong teaser. Ilalabas naman nila yan or nasa YouTube or Facebook or Twitter naman yan. Pero yung link na isi-send ko, siguro yung link dito sa YouTube. Sana di ko makalimutan. So yes, let's talk about the MMK this coming Saturday. Actually, nagulat ako kasi I wasn't expecting na yung episode na ni Ann Curtis yung ipapalabas ka agad this coming Saturday kasi sobrang dami talaga naka-line up. Like, sobrang akala ko, kasi sa MMK, maingay din yung si Kim Chu. She will be playing, I think, the role of Cici Rondina, yung superstar or sikat na volleyball player ng UST. And, excuse me, ako breakfast ko lang. At saka yung, what's the name of those, young couple in UST, tapos namatay yung babae, kasi may cancer siya. What's the name of that? So yun, maingay din kasi sa Twitter yon. So I was also expecting, nakalimutan ko yung pangalan, kung kilala niyo, just comment down below. Pero yun yung couple sila, college sweetheart, nan sa UST. Nag-viral sila like few months ago kasi namatay na yung babae because of her cancer na sakit. So, yun, akala ko yun or yung kay Kim Chu yung ipapalabas. And then nakita ko nag-post si Ann Curtis sa IG niya na she's doing like an episode on MMK. Hindi ko naman inasahan na this coming Saturday na yun kasi kakapost na lang like nung Monday morning. So yes, sobrang nakaka-excite lang. Etong episode na ito, yung hashtag, sorry, maingay yung aso sa kapitbahay. So itong hashtag na to, itong episode na ito, hashtag MMK Embracing Me, is still part of the 28th anniversary of MMK. Sobrang nakakatuwa, nabanggit ko na to silang mga reaction ko. By the way, napansin ko kasi medyo marami talaga nanonood pag nag-upload ako ng reaction or ng review ko about MMK episode. Kaya napag-desisyonan ko that I will try to like be... Wait lang, naghahanap lang ako magandang ulit. I will try to make it like consistent as much as possible. Like every Saturday na episode, tingnan natin. Kumbaga, susubukan ko na makapagbigay ng reaction ko talaga sa bawat episode. So yun, kagaya nung sabi ko kanina, sobrang nakakatuwa lang yung MMK kasi nakita talaga natin yung variation ng yung sa anniversary nila. Kasi for the last nag-start sila ng sobrang mga heavy drama. Sobrang na mga heavy pa. Diba? Heavy drama, diba? Tapos ang gaganda talaga ng kwento. Like, Irma Adlawan, Agot Isidro, tapos yung kay Zanjo Marudo, Joshua Garcia. And then, after that, medyo nagpakilig-kilig sila sa mga kabataan, which is yung Kirby, diba, na love team. And then, after that, medyo nag-horror sila, Jelena Magdangal, just last week. And then, this time, another story na naman, nakakatuwa na si Ann Curtis ang gaganap. This is actually about trans man. So, kung napanood nyo na yung teaser by this time, alam nyo na ito ay pumapatungkol sa trans man. Nakita ko yung ilang mga pictures ni Ann Curtis with the director. The director is Direct Barry Gonzalez. I know, sorry. I'm not sure if the last name was correct, but Barry. Hindi ako ganun ka-familiar sa director, to be honest. So gusto ko ding abangan to para makita ko paano magtrabaho yung director. Kasi yun nga, medyo hindi pa ako ganun ka-familiar sa kanya. But it's just so nice to see Ann Curtis doing an MMK episode or doing this episode of MMK kasi medyo matagal na ata yung last niya. Nag-check ako ng mga episode. Ang init. Sorry, nagkapawis ako on the side.
Nag-check ako ng mga nagawa na ni Ann Curtis na episode ng mga, I mean, dati-dati pa. Nakakatawa kasi yung, I think, meron na din siyang episode na tibo siya or tomboy siya. Kasama pa niya si Jeff Eigenman that time. So that was like many, many years ago. I'm not sure kung ilang taon na itong lumipas ngayon. Kasi parang sa pagkakatanda ko, di ba, bihira din si Ann Curtis gumawa ng MMK. So nakaka-excite lang na finally ito, part pa ng 28th anniversary of MMK. So, I'm sure the way I look at the cast, the way I look at the story, kagaya ng mga nakalang episode, trending na naman to. Not just in Twitter, I think sa lahat ng social media platforms, mag-trending ito on Saturday. Ako lang, ina-expect ko na. Kasi maganda din yung kwento. Tapos kasi, pag maganda yung kwento, tapos bigatin din yung mga gaganap or yung gaganap na artista, di ba? Parang, wow, I'm just really hoping na talagang maganda din yung pagkakagawa ng director or maganda kung paano niya atakihin yung kwento. Kasi I think this is also like a very relevant story nowadays, yung story ng trans man, di ba? Doon sa teaser or doon sa mga photos na pinakita na, kasi may official na yun, announcement na, kumbaga, aasahan na talaga natin that this coming Saturday, July 13, 2019, yun na talaga yung papalabas ng episode ni Ann Curtis. Looks like si Ann Curtis, struggling siya, and then she will go to other places, or siguro, hindi ko alam kung maglalaya siya doon eh, or kailangan niyang pumunta sa ibang lugar para baka hindi. Yung, ang ina-assume ko, hindi siya tanggap ng family niya at first. So, alam mo yon, yung typical na struggle ng mga trans man or transgender, di ba? In the context of this episode, trans man eh. Kasi si Ann Curtis, ano, yun nga, maging trans man siya. So, ang exciting lang panoorin kung paano gagampanan ni Ann Curtis yun. Knowing na, di ba, as we all know Ann Curtis, like she's very kikay, she's very girly, she's very, yun the typical na, kumbaga, it girl, yun yung tawag nila, di ba? She's one of the it girls. And then here comes, na gagawa siya ng role na ganito. Although, kagaya na sabi ko, may, in the past, meron na siyang mga ilang ginawa na ganito din yung role niya. Pero kasi ngayon, iba din dahil, man, ang dami ng awards ni Ann Curtis ngayon as I'm na best actress, diba? So, I'm sure iba na kung paano niya atakihin yung karakter niya. So, siguro that's one of the many things na nilook forward ko sa episode na ito. Kung paano aatakihin ni Ann Curtis ang role niya dito as a trans man. Another thing is kung ano yung mga matututunan natin na kwento. Kasi as you guys all know, isa din yun talaga sa inaabangan ko sa MMK. I look forward to like learning new things. And at the same time, exploring new things. So, gaya na episode last Saturday, di ba? It talks about paranormal, it talks about yung si Peachy Dawn, which is si Jolina Magdangal, di ba? Meron siyang kakayanan na ganon, which is marami sa atin hindi makaka-relate sa ganon. But at least, ma-open tayo na meron mga ganitong kwento. So, yun, nilook forward ko na this coming Saturday naman, ano naman yung matututunan natin sa mga pinagdaanan ng trans man, ano yung mga kinailangan niyang i-go through, ano mga struggles niya, kumusta yung life niya. Yun, there's just so many things to learn, feeling ko, sa episode na ito this coming Saturday. I also look forward, aside from sa acting skills ni Ann Curtis, paano niya atakihin siya sa mga matututunan. Yung director din, kasi si Direk Barry, hindi ko pa nga siya ganun ka kilala or hindi ko pa alam yung mga projects na nagawa niya in the past. So, I'm interested also to see kung paano niya atakihin, paano niya tatahiin yung kwento, anong gagawin niya na diskarte sa kwento na ito na episode. I'm not sure though kung sino talaga yung totoong trans man na ginagampanan or gagampanan ni Ann Curtis. So, yun din yung isa nating aabangan kung sino talaga yung trans man na yun. Yes, I'm just very excited to watch this on Saturday and I promise guys, I will watch it and just like after I watch it, mag-video agad ako ng reaction video ko. Ang dami kong plano guys for my YouTube channel, marami mga exciting na movies din, hindi lang yung mga MMK episode na plano ko rin gawa ng mga review. Hopefully, abangan ninyo yon and thank you so much guys for like
watching all my reaction videos, even my vlogs, and even my reviews. Again, I am Jaden Yael po. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And please guys, kung hindi ka pa nagsusubscribe or kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please consider subscribing to my channel. Please! Please! And then, you can also like hit the... what's that? The bell button, so you'll get notified every time I post a new video. That's all for now. I'll see you next Saturday. Or, I mean, I'll see you this coming Saturday after the episode #MMK embracing me. Bye-bye.